Hello mga kabuhay, ang topic natin ay tungkol sa meiosis na isang uri po ng cell division na nagaganap po sa reproductive cell ng ating katawan. First, ang meiosis reduces the amount of genetic information. Sa reproductive cell, dito po na ipapasa ng magulang ang mga traits from one generation to another generation. Ang daladala po ng ating mga sex cells or gametes ay kalahati lang po ng total chromosome ng isang human being. Ang meiosis, it produces haploid gametes. 46 chromosomes po ang dala-dala ng sperm cell at na-fertilize po ito o nag-union dun sa egg cell na may 46 chromosomes. So, ilan po yung total? 92 chromosomes. It is not the normal number of a human being. Kalahati lang po dapat para mabuo po yung 46 chromosomes na complete number or the normal number of a human. Ang meiosis din po ay nag-yields ng 4 daughter cells with half the number of chromosomes of the parent cell. Gametogenesis, it is the process of producing gametes or sex cells. Sa female, tinatawag pong oogenesis. It is the process of producing egg cells in female. So, saan po na po produce ang oocyte, no? Which is the egg cell. Dito po sa loob ng ovary ng isang female. Spermatogenesis, it is the process of producing sperm cells in males. So, saan naman po ito na po produce? Sa testes ng isang male. At once po na na-fertilize or the union of gametes or the sex cells, which is the sperm and egg, so, napoproduce po natin yung diploid zygotes. So, mga kabuhay, bago po mag-start ang meiosis, there's still the interphase stage, just like in mitosis. Kaya lang po ang pagkakaiba, ang meiosis, meron po itong two division. Ito po ang meiosis 1 and meiosis 2. So, first po, interphase, na nandito ang gap 1, synthesis, and gap 2. So, nagkakaroon ng preparation, cell growth, nagpe-prepare na po para mag-produce ng mga sex cells. At sa synthesis, nagkakaroon po ng DNA replication or yung number ng chromosomes still the same, pero yung chromatid nagre-replicate, tawag na sister chromatids. Checkpoint din kung nagreplicate ba ang DNA, maging ang mga organelles like yung centriole spheres, nag-double po ba yan, or the centrosomes. Mga kabuhay, 46 chromosomes po meron ang isang human being. So mga kabuhay, kapag nag-replicate ang DNA, ang tawag po natin dito sa mga pair ng sister chromatids ay homologous chromosomes. Ito po yan. So, homologous chromosomes. Meaning, ito po yung paired ng chromosomes na nanggaling po sa ating mga magulang during fertilization. Mga kabuhay, ito po yung bilang ng ating chromosomes after interphase. So, we have still 46 chromosomes. The chromatids, nag-replicate siya. Kaya po, naging 92 chromatids. Tawag po natin dyan sa mga pair na yan ng sister chromatids ay homologous chromosomes. After po ng interphase, mag-enter po sa first meiotic division na tinatawag po nating reduction division. So, wherein, it is the results of reducing the number of chromosomes. Una pong phase sa first division ng meiosis 1 is prophase 1. Ang prophase 1 has been subdivided into 5 substages. So, we have the leptonema, zygonema, pachynema, diplonema, and diakinesis. First po is the leptonema, from a Greek words meaning thin threads. So, during the leptotin stage, the replicated chromosomes begin to condense and become visible with the light microscope. So, nagiging condensed, nagiging thicker. Nakikita na po ito with an ordinary light microscope. Ilan po ang chromosomes sa prophase 1? 46 chromosomes, pero ang chromatid natin is 92. Second substages po ng prophase 1 ay tinatawag pong zygonema or the zygotin stage. So, dito na po nag-start yung tinatawag po natin synapsis. Ang synapsis po is the pairing of the homologous chromosomes. It is consist of 4 chromatids, so it is referred to as bivalent tetrad. Kaya po tetrad meaning apat na chromatids and bivalent meaning 2 pairs. The third stage is pachynema or pachytene stage. Yung synapsis is already complete. So synapsis
enough meaning yung pairing po natin. At this point, mga kabuhay, sobrang shorter and thicker yung mga chromosomes. Nagkakaroon po ng crossing over. So, meaning po, yung non-sister chromatids. Halimbawa, ito po yung isang homologous chromosomes and yung kulay blue yung another sister chromatids. So, makikita po natin yung part ng chromatid, inner part. Nagkakaroon po ng crossing over. So, nagkakaroon po ng exchanging of their segments. Nagkakaroon po ng genetic variation. Ang pang-apat po na substages sa prophase 1 ay tinatawag na diplonema or diplotene stage from the word diplus or in twofold. So, it is the longer subphase of prophase 1 wherein the chromosomes in each pair now stay moving away from each other. So, yung synapses or the synaptonemal complex, unti-unti po itong nawawala o nagdi-disappear, nadi-dissolve. Kaya mga kabuhay, ang remain attached lang po yung pinaka-inner chromatids na kita po natin. So, this local are referred to the chiasmata. Nag-start na rin po yung tinatawag na terminalization. Last substages ng prophase 1 ay tinatawag pong diakinesis, wherein the four chromatids of each tetrad are even more condensed and the chiasma often terminalize or move down the chromatids to the end. Dito po sa diakinesis, yung nucleolus, yung nuclear membrane, ay nawawala na po. Kaya makikita po natin ang mga chromosomes, so naandito po sa cytoplasm. So after po ng diakinesis, ready na po para sa second phase, which is the metaphase 1. Mga kabuhay, ano po ang naganap sa metaphase 1? Yung mga homologous chromosomes na tetrad pa rin po, no, naka-pair up pa rin, pero hindi na po sila talaga magkadikit. Sila po ay nag-move at naka-align sa tinatawag po nating metaphase plate or the equatorial plate. At itong spindle fiber, na which is the polar microtubules na pinulog juice ng centrosome and the centrioles ay naka-attach po dito sa kinetochore ng bawat chromosomes. So, kaya meron din po tayong tinatawag na kinetochore microtubules. Pair up po natin, which is the tetrad, homologous chromosomes natin. Naka-orient na po yan towards dito po sa North Pole. At ito pong isa, naka-orient din po ito sa opposite pole, which is the South Pole, kasi naka-North po yung isa. So, meaning po, it is random orientation. Third phase po ng prophase 1 is the anaphase 1. The chromosomes in each tetrad separate and migrate toward the opposite poles. So, yung kanila pong proper orientation, naka-intact pa rin, nakadikit pa rin po yung kanilang centromere. Then, last phase po, which is called the telophase 1, hindi na po bivalent tetrad ang tawag. Kasi di ba naghiwalay na po dun sa anaphase 1. Ang tawag na po natin dito ay dyads. So, it is complete their migration to the pole. So, nahati po yung ating chromosomes. Dito po sa telophase 1, in most species, cytokinesis follows. So, nagkakaroon din po ng cleavage furrow, contractile ring, hanggang sa maghiwalay. Produce po tayo ng two daughter cells. At tandaan po natin mga kabuhay, each cell containing only one set of chromosomes. Kaya, ito pong first phase ng meiosis 1, tinatawag po itong reduction division. Mga kabuhay, ito po yung result ng number ng chromosomes and chromatids po after meiosis 1. Kaya tinatawag po itong reduction division, wherein yung 46 chromosomes po natin from the start and after interphase, nahati po ito sa dalawa. So, meaning yung two daughter cells na na-produce natin after telophase 1 and cytokinesis. So, nagkaroon po tayo ng 23 chromosomes dun sa isang cell and another cell is 23 chromosomes. Kaya lang po mga kabuhay, ilan po yung chromatids? Still 46 po yan. So, meaning po, ang naghiwalay lang yung pair up po natin sa anaphase 1. So, yung isa po napunta dun sa North Pole at yung isa naman po sa opposite pole. Kasi naka-align po sila as tetrad bivalent. So, still, naka-intact pa rin yung kanilang sister chromatids, each chromosomes. So, 23 times 2 na chromatids is we have 46 chromatids pa rin po. Pero, 23 chromosomes na. Kasi hindi na po siya pair. Yung isang ka-pair po niya napunta dito sa isang cell na na-produce natin after meiosis 1. Kaya po tinawag na reduction division. Mga kabuhay, after po ng telophase 2, which is the meiosis 1, may kaunti lang pahinga. Then, after po nun, mag-start na ulit ng meiosis 2. So, tinatawag po natin itong interkinesis. So, dito po sa meiosis 2, mga kabuhay, similar na po ito
sa nagaganap sa mitosis, except lang po yung number ng chromosomes. Kasi haploid po ang mapoproduce po natin sa meiosis 2. Kaya po, mag-start na po agad tayo sa prophase 2. So, naka-contract po no, yung dyads. Kasi, di ba, nandun po sila sa 2 daughter cell na na-produce natin sa meiosis 1. So, dito po sa prophase 2, yung chromosomes po nagiging condensed ulit, the nuclear membrane, and also the nucleolus, magdi-disappear po ulit yan. And at ang spindle fiber na pinoproduce ng centrosome, unti-unti po itong mafo-form para po sa preparation sa metaphase 2. Next po is metaphase 2, wherein the centromeres are directed to the equatorial plate or tinatawag po nating metaphase plate, and then divide. Makabuhay, spontaneous po ito, no? Sabay yung dalawang daughter cells na na-produce po natin sa meiosis 1. So, naka-align na po ang mga chromosomes at naka-attach ang spindle fiber dito sa kinetochore and the centromere ng bawat chromosomes. At makikita po natin ang sister chromatids. Nagpi-prepare na po ito para mag-move away to each other. Next po natin is anaphase 2. So, the sister chromatids po ay nag-start na ho na mag-separate. Kaya po, ang tawag na natin is monads. And they start to migrate to the opposite poles of the spindle fiber. So, ito po ang kanilang picture. So, makikita po natin na each sister chromatids no, moves away to the opposite poles. Daladala po ng reproductive cell yung mga traits na pwede po nating mamana sa ating mga magulang. And last phase po sa meiosis 2 is the telophase 2, wherein the monads are at the poles, forming 2 groups of chromosomes. So, dito po mga kabuhay, kasabay po ng telophase 2 ay ang cytokinesis. So, magkakaroon po ng cleavage furrow, contractile ring hanggang sa mag-separate po itong middle or the cytoplasm. At ang na-produce po natin dito po sa meiosis 2 or the end of the cell division ay 4 haploid daughter cells. Bakit po haploid? Kasi nagdadala po ito ng 23 chromosomes each and also 23 chromatids each. So mga kabuhay, ito na po yung summarization natin. So after po ng meiosis 2, so diba dito po tayo nag-stop, wherein sa meiosis 1, nagkaroon po tayo ng 23 chromosomes, each 2 daughter cells, at meron po itong tig 46 na chromatids. Pero after po ng meiosis 2, nahati po ulit ito from 4 haploid daughter cells, wherein meron na pong each daughter cells no, na 23 chromosomes at ilang pong chromatids. 23 din. Mga kabuhay, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa aking mga tutorial video. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking channel, so don't forget to like and subscribe, at marami pa po tayong mga topic. I hope na naintindihan po natin yung naganap dito po sa tinatawag nating meiosis or the reduction division. Kaya mga kabuhay, stay healthy at good luck sa inyong mga pag-aaral. God bless everyone. Bye!